Apparently, mga idol, sa unang preseason game ng Dubs, ang starting shooting guard nila rito ay ayang si DeAntoni Melton. Wala pa namang sinasabi talaga ang Warriors kung sino yung official na magiging starting two guard nila, pero this game nga po ay si Melton. At ang unang din drawing na play ni Coach Kerr ay para sa kanya. Basic na Warriors play lang naman to na puro off-ball screen. Kita nyo may screen si Kuminga. After nun, may follow-up screen pa si Jackson Davis. Yung defender na si Harden umilalim lang dyan sa screen, mga idol, prompting itong si Melton na ipukul to. For context lang din, career 36.9% po mula sa labas itong si Melton. Last season para sa Philly, 36% lang siya sakto nun. So hindi to particularly shooter talaga, mga idol, na nasa level ng mga elite. Around average lang talaga ang kanyang numero. At dito mintis yan. Though bumawi naman siya sa pangalawa niyang attempt. Bago lang din talaga sa sistema itong si Melton, so may kita mo siya na nag-oobserba at nangikibagay pa doon sa mga kampi niyang matagal na sa Dubs. Kaya noong pinasa sa kanya ni Steph, wala siyang ginawa. Tinignan lang muna kung saan pupunta itong si Curry. Pwede kasing hingin lang ni Steph kagad yan eh. Sabay syempre, dapat niyang ipasa yon. Pero pumunta si Steph sa weak side at ayang binigyan na lang po ni Melton ng entry pass si Draymond. Now, sa akin lang to, mga idol, no, hindi naman nabibigyan gaano ng ISO opportunity itong si Green eh. Pag ganyang may pinopostehan siya, halos parating maghahanap lang din niya ng mapapasahan. Kaya nga ang unang tingin niya dyan ay kay Melton. Ang mainam siguro na gawin niya dyan ay lumapit kay Draymond para sa handoff. Pero ang ginawa niya ay naghanap ng kakampi na masiscreenan. Wala siyang nahanap. Ending ay sinolo na lang tuloy ni Green. Nilabas na si Melton pero heto, Buddy Hield naman. So video natin patungkol sa roster nitong Dubs, mga idol. Sabi nga natin doon na si Hield ang feeling natin na starter nga para sa Warriors, yung most likely papalit kay Klay. Or at least doon sa role niya. Buhat na rin nung one of the best shooter din siya sa liga. So may basic na Warriors play sila, tamang pin down lang si Kevon Looney dito kay Hield. Lagi nilang ginagawa to, mga idol. And for sure si Hield din, kahit hindi man siya sa Warriors, ay laging napapatakbo sa kanya yan. Burado si Harden doon sa screen ni Looney at wala nang nag-help na defender pa para sa Clippers. Two out of seven lang po si Hield sa laro na ito, mga idol, pero may kita mo palang dito na isa siya sa mga magbebenepisyo sa ganitong offensive style ng kanilang coach. Yung patakbo-takbo lang sabay tira, mintis nga lang. Again, dito may kita nating ang daming nangyayari para sa Warriors. At yun naman din kasi talaga ang kagandahan ng kanilang opensa rin. Like dito, tinanggap ni Slow Mo ang bola sabay nag-aamba na sila dyan na mag-handoff ni Podziemski. So doon nakatuon ang tingin mo. Pero sa kabilang side, mayroong action din kung saan may pin down naman si Looney sa kanyang bagong shooter. So kahit saan dyan ay pwedeng pagmulan din ng offense ng Dubs. Pero patuloy pa rin po kasi yung pag-drop ng big man itong Clippers. Kaya nahuhuli lagi yung guardia na defender kasi nasiscreenan siya. Mabuti para sa Clippers at mintis to, pero clean look yan para kay Buddy. May kita rin natin si Buddy Hield na ginamit ng Warriors bilang screen setter. Para na rin po hindi magkalituhan ang Clippers, ay nagpalit na lang din sila agad ng bantay. Napunta tuloy itong si Bones Highland dyan sa mas malaking si Anderson, mismatch at dinala niya to sa loob. Buti na lang ulit para sa Clippers at hindi yan pumasok. Balik tayo kay Melton, mga idol, siya kasi ay more of a combo guard talaga. Nasa dos nga lang siya ngayon kasi kasama niya si Steph. At kung playstyle talaga ang pag-uusapan, ay hindi nga po ito gaanong shooter. Dito pwede naman siya mag-pull up sa 3 eh, pero nag-elect siyang ilapit pa. Again, since mga bago nga talaga, hindi pa nila amoy ang isa't isa. Pinasa niya kay Draymond muli ngayon at kung kanina ay lumayo siya, ngayon naman po ay lalapit naman siya. Pero iba naman ang nasa isip ni Draymond ngayon, si Steph ang una niyang tinitignan. So kita niya si Melton na tamang adjust din kasi need ni Steph ng espasyo. Okay din adjustment yan mula kay Melton, mga idol. Siguro kung standstill na 3 yung nakatayo lang at hindi siya gumagalaw dyan, eh mas nagkakakumpiyansa itong si Melton. Statistically speaking, 35.3% lang po ang mga catch and shoot niya na 3 last season. Pero baka sinanay niya yan knowing na sa Warriors siya mapupunta, 2 out of 2 na siya ngayon.
Kahild naman ulit tayo mga idol, feel ko mas babagay ang offense nung dub sa kanya kasi natural naman siya na motion shooter din. Tulad dito na isang screen lang at nagkumahog din yung kalaban para i-close out siya. At this point, hindi pa sila nagkakasama ni Steph eh. And tulad din ni Clay, nakakagawa rin si Hild nung sarili niyang opensa pag kinakailangan. Ang ganda rin sana nito mga idol, oh. Puro ganito nga halos ang play kay Hild. Isang pin down lang talaga, isang screen lang. Sabay may kita natin na sinastunt na siya nung depensa. Lumapit si Brown para lalong hindi siya makatira. At na-apply niya na yung mga give and go play ng Warriors. Talagang mapapagod si Harden dyan kung ganyang habol siya ng habol. Nakadikit na ngayon isang kamay ni Hild eh. Sayang lang at offensive foul to kay Jackson Davis. Wala naman talaga makakapalit sa isang Klay Thompson kung ikaw ang Warriors idol for sure. Pero yung mga addition nga ni na Melton at Hild eh okay na rin kasi pareha silang mga solidong players in their own right. Si Melton, ayun nga, more on combo guard talaga siya at mas epektibo sa depensa. Si Hild naman, kita nating swak na swak sa galawan ng Warriors. Kaya ayan po ang ginawa nila sa unang laro nila sa Warriors. Sino po kaya sa dalawang ito ang magiging starting shooting guard para sa opening night? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Plug na rin natin ang ating very first merch mga idol. Ako ang nag-design itong mala vintage na Kobe shirt, 689 lang yan. At ayan po ang nilalaman kapag bumili ka. PM lang kayo sa ating Facebook page for more info idol. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay papindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At ako nga pala si Jonas PB. And as always, hanggang sa muli.